Ka-coffee, good morning. O, hating gabi na ka-coffee ha, but we have to do this live stream tayo para kaunti explain natin. Nagkaroon po ng press conference si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ka-coffee at nagsalita siya patungkol dito sa issue ng gentleman's agreement. Actually, complicated ito ka-coffee. Sino ba kasi yung nagpasimula nitong gentleman's agreement issue na yan? Si Harry Roque, di ba? Siya yung nagpaingay niyan eh. Nag-react lang dyan si Carpio eh. Si Justice Antonio Carpio, no? Senior Associate Justice. So ngayon, sinisisi na naman kay PBBM. Si PBBM daw ang nagsimula at minura ni Digong itong si PBBM at ipinagmamalaki niya na marami siyang napag-aralan at si PBBM hanggang second year college lang na may kasamang malutong na mura na naman. At kasalanan na naman ito ni PBBM. Dapat si Roque ang pagsabihan niya bakit nagpauso nitong mga terms na yan na gentleman's agreement at ngayon na nagre-react ang presidente, nagko-comment na ito na pag-uusapan na ito ang sisi kay PBBM. Pakinggan natin ka-coffee sila sabi ni Digong. Nagsimula na naman sila dyan. Aywan ko. Ayaw ko mag-insulto. Inumpisahan mo eh. Mm-hmm. O tinawagan mo sana ako, hindi ka makatanggap nito. Ikaw, puntang ina, hindi ka nakatapos hanggang second year college pa lang. Me, dumaan ako sa lahat ng taga Foreign Affairs, Undersecretary Ingles, si Ambassador Terona, Diana, si David Dapos, okay, then si Maria Siso. Okay. Doon ako medyo kunting sabihin, mas marunong kayo sa akin. Okay. So yan ang punto niya. PI ka, BBM, sana tinawagan mo na lang ako. Parang hindi mo sana matatanggap tong malutong na mura. Diba? Tingnan mo, ang taas ng tagal ng tingin sa sarili ni Digong eh. Kumbaga, boss siya eh, no? Hindi sana kita mamumura kung tinawagan mo ako. Eh kung kinausap mo si Harry Roque na itigil yung mga issue-issue ng gentleman's agreement na yan. Kesa si BBM, second year college lang at siya marami siyang inaral, nag-aral daw siya ng geopolitics, naging under supervision siya ng mga kung sino-sinong tao. Yan ba, batayan ba yan ang pagiging matinong leader? Ang natapos mo na pag-aaral. Maraming magagandang pinag-aralan. Magna cum laude, summa cum laude, o kung ano-ano pa, matino ba? Hindi mo pwedeng gawing sabihin niya na marami akong experience, naranasan ko yan, nakasama ko itong malatataas na tao, so you cannot question yung credibility ko o yung pagiging good leader ko. Hindi indikasyon yan ng mabuting leader. So yan ang pinagmamalaki na naman ni Digong ngayon na alam niya lahat ng ginagawa niya. Si Carpio nabugbog din ng mura dito ka coffee dito sa live niya eh. Medyo utal lang kaunti si Digong dahil matanda na rin, no? Hirap na rin siya magsalita, pero syempre pagmura na, malutong na si PBBM, na direkta na naman dito, inisulto na naman ang natapos ito sa kolehiyo. At ginigit niya ka-coffee, walang agreement. Ayan, sabi niya walang agreement. Sinabi niya kasama niya sila Lorenzana, kasama niya si Anyo na ngayon ay National Security Advisor ni PBBM at yung mga miyembro, lahat daw po ng miyembro ng kanyang gabinete kasama niya dun sa China at wala daw pong agreement. At may pinapakita siya dyan na opening statement niya raw nung nagkita sila ni Xi Jinping. At ang sinabi niya lang daw na mag-i-explore siya sa bahagi ng West Philippine Sea, no, para mag-dig ng oil doon. Pero sabi ni Xi Jinping, huwag mong sirain yung pagkakaibigan natin, huwag mong gawin yan. In short, hindi kaya ni Digong talaga ang China. Kaya sige, absuelto tayo dyan. Wala daw pong agreement, walang gentleman's agreement. Eh, saan ba kasi kinuha ni Harry Roque ang gentleman's agreement na yan? Kundi status quo agreement ka coffee, no? So kung ano, what is, where is, yun ang sinasabi niya eh. Kung ano na yung nag-exist sa panahon ni Pinoy, tuloy-tuloy lang yan, walang galawan. Yung BRP Sierra Madre hindi pwedeng galawin, hindi pwede magdala ng construction materials dahil yan po yung status quo, yan yung matagal na nag-exist daw na agreement. So walang mangyayari dyan, yan ang pinupunto niya dyan. At sabi niya maraming mga agreement pero not about Ayung and Seoul. Kararating lang daw po ng mga dokumento na yan sa kanya. Ngayong gabi lang daw niya po nakuha yung dokumento na yan at aaralin niya raw po itong mga agreement na yan. So baka magkaroon ulit ng another press conference yan para i-discuss niya, talakayin niya itong mga agreement na yan. So sabi niya, ginawa niya itong status quo na ito para mapanatili ang kapayapaan. To maintain peace, yan yung kanyang main argument dyan eh. Kasi hindi natin kaya ang China, no? At kine-question niya rin yung paglapit ng Pilipinas
sa Estados Unidos, sa Amerika, no? Parang sinasabi niya kasi dyan, si PBBM daw, binibigyan ng assurance ng Amerika, no? Na kumbaga binibigyan ng lakas ng loob, na in times of war yan, kakampi itong Amerika na yan. Ang gusto niya rin mangyari, ito, nagpapa-advise na naman, gusto niya siguro mga strategy niya ipagawa kay PBBM, eh. Total, nandiyan naman daw ang Amerika, hatakin daw yung BRP Sierra Madre at i-repair. Yan ang sinasabi dyan, hatakin at i-repair. Kasi doon sa status quo agreement nila, bawal lang galawin yan. As it is lang yan, kakofi, hindi mo pwedeng i-repair o hindi mo kung anong pwedeng gawin dyan. As usual, the usual digong, nagsalita siya dito, eh. Kasi nag-react si PBBM, eh. At ang House of Representatives, plano nila mag-conduct ng investigation dito sa usapin na ito. At ganoon din ang Senado. Kaya ngayon, nagpa-press con itong si Digong. At sana, inaasahan natin sa kanyang press conference, tama na yan, kung civil, di ba? Civil, mag-civil ka. Sabihin mo yung mga points mo. Meron ba talaga o wala? Ano yung meron at ano yung wala? Di ba? Ganoon lang explain. Si Carpio, binira niya ng binira. Sabi niya kay Carpio, hindi ka naman naging presidente. Bakit napakadali mong mag-suggest na ganyan? Hindi yan laro na parang chess, etc., etc., etc. Si PBBM, daw ang nagsimula. Sana tinawagan na lang siya, in-inform na lang siya dito sa usapin na yan, at hindi tuloy siya nakatanggap na naman ng insulto. Grabe, ha? Yung educational background, yung batayan mo, kung ikaw ay matinong leader o hindi. Hindi ganyan yan. Eh, status ko, eh. Sige, sabihin na natin ganyang status ko. Ibig sabihin, tinulugan mo pala. Tinulugan ni Digong sa loob ng 6 na taon yung issue dyan sa West Philippine Sea. Parang yung problema, dinilay mo lang yung problema sa loob ng 6 na taon na wala kang ginawa, wala kang move na ginawa para kahit papaano, kumbaga, maging advantageous man lang sa atin ang sitwasyon dyan. Walang nangyari, kakofi. Diba, in short, yung problema, this way please. I-park muna kita, ha, 6 years lang. After 6 years, iyan, saka kamahalungkat yung problema na yan. Wala nangyari sa West Philippine Sea. May arbitral ruling tayo, 2016. Wala rin nangyari dyan. Eh sana kung pinush yan, kahit baka ngayon may magandang development na. Pero dahil takot nga sa China, dahil iniisip, pupulbusin tayo ng China, wala tayong kalaban-laban dyan sa China, at takot siya, masira yung kanyang pagkakaibigan kay Xi Jinping, hinayaan na lang yan. 6 years na tengga yan. Eh ngayon, ayaw ni PBBM na ganyang strategy. Okay, magagalit siya kay PBBM kasi second year college lang daw. Iba yung strategy ni PBBM, eh. Hindi ka lang makipag-gera. Diba? I-assert mo lang yung rights natin at hindi natin kaya talaga. Malinaw naman, hindi natin kaya. Pero may international community na handang tumulong sa atin. At hindi naman gera yung habol natin, eh. Diba? Eh ngayon, napupuwing ang China sa ginagawa ni PBBM kahit papano natin threaten sila. At least, hindi mo tinatakasan yung problema. Ang nangyari kasi sa previous administration, 6 years, tinaguan ng problema. Diba? Walang nangyari. Noong nakaraan, balita rin yung, ano, eh, yung joint exploration, itong oil exploration dyan. Ayan. Ano yan? May agreement din ba dyan? Kasi sabi daw ni ano, eh, ni Xi Jinping, huwag mong gawin yan kundi masisira yung pagkaibigan natin. O dahil sinabi ni Xi Jinping, hindi ka na pwedeng kumontra. Dahil takot ka, di ba? Dahil pupulbusin tayo, etc., etc. Di ba? Lugi tayo, kakofi. Sige, walang agreement, walang gentleman's agreement, pero ito ang malinaw. Hinayaan tayo ng 6 years. Hindi tayo umuusad. Parang pinabayaan tayo sa China. Eh, sabi ka naman ni Harry Roque, eh, maraming investment ang napunta. Diba? Marami daw pinasok ang China na investment dito sa Pilipinas dahil sa nangyari na yan, dahil sa ginawa nila yan, sa friendship na yan ni Digong at niyang China. Teka, hindi pa tapos ka coffee, eh, kasi sinimulan ko from the very beginning, eh, itong press conference nila, and then meron doon question and answer portion, no? Pero hindi sana tayo mag-stream, eh. Pero minura niya si PBBM naman, eh. At pinapalabas siya, mas magaling siya. At huwag niyong questionin yung kanyang kagalingan. Siya ang pinakamagaling. Naka naman, oh. Iba talaga si Digong, ha. Maraming pinag-aralan. Hindi siya pwedeng questionin dyan. Diba? Matindi rin pala. Teka lang, ha. Hanap ako. Wala pa ito sa mga pahayagan ka, coffee, eh. Kasi bago lang ito, eh. Oh, hindi pa nga pinag-uusapan ngayon, eh. Oh, wala pa sa mainstream media.
Tulog na kasi yung mga tao eh. Kasi panggabi ito si Digong eh. Wala akong balita ka-coffee. Last one. Nag-check ako ng balita tungkol sa press con ngayon. Baka may ililabas silang balita, no? Bukas yan, lalabas yung balita. Ito, biglaan lang din natin stream na to. Wala rin. Siguro local media lang yung nandiyan sa Davao, kaya hindi pa ma-develop itong story na to. So sige, yan muna for the meantime ka-coffee. At once na magkaroon ng development, bukas i-elaborate natin itong mga pinagsasabi ni Digong. Pero malinaw yan na itinatanggi niya, just to recap, no? Itinatanggi niya na nagkaroon ng agreement, gentleman's agreement o kung ano man yan. Ibig sabihin kasi nung malingan lang ito ni Roque, nagkukos lang ng away itong si Harry Roque, wala talagang ganyang agreement. Eh, but pagsabihan si Roque, sa kanya nag-originate yung mga issue-issue na yan eh. Diba? Pero wala daw yan, hindi yan nag-exist. Oh, kasalanan nyo. Tapos ngayon, naging kasalanan ni PBBM. Si PBBM na second year college lang daw. Naging kasalanan niya pa yan. Ay, nako. O siya, sige. For the meantime, magpaalam muna ako sa inyo, ka-coffee. Balik na lang tayo pag may mga bago tayong development, ha. Thank you for watching. Please share, ka-coffee, itong video na to. At please follow and like na rin, ka-coffee. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to our channel. At yung mga nasa YouTube, please like and follow. Alright, sige, ka-coffee. Paalam sa inyo. Bye-bye. Good night.